Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguerra. Welcome po ta sa ating episode ngayong gabi, March 20, dito po sa ating Facts First Podcast. Ang ganda po ng pag-uusapan natin, no? Nung nilabas po natin yung teaser kanina sa social media, marami na po agad na nag-react, no? I think this is one of the issues that a lot of Filipinos are passionate about. Ito pong political dynasties. Dahil nagkalat po, as we all know, yung political dynasties dito sa Pilipinas. Across various levels of government, in particular, of course, the legislature. I think there was this study by a political scientist, Dr. Julio Tehanki. I think as of 2017, 70% na ating kongreso ay binubuo ng mga politiko na galing po sa mga political clans or dynasties. That was before, no? A few years ago. Ang suspecha po natin, mas lumaki, mas tumaba at lumawak ang impluensya ng ating mga political dynasties. Ngayon, meron din po, kung naalala nyo, you can also Google this, no? There was this study by the Ateneo School of Government. Ang author, isa po sa mga authors yan, si Professor Ronald Mendoza. Pinag-aaralan po yung epekto noong fat dynasties doon po sa kahirapan. At lumalabas po ron, merong direct relation yung mas mataba yung dinastiya sa isang lugar, mas mahirap yung lugar na yon. For instance, probinsya. Ngayon, nilalatag ko lang po yung issue para meron po tayong leveling ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Alam niyo po, sa 1987 Constitution natin, sa state policy, bawal po yung political dynasties. Kaso, hindi po siya self-executory. Ibig sabihin, kailangan pa rin po na maglabas or magpasa ng batas ang Kongreso, yung Senado at saka mababang kapulungan, ng tinatawag po na enabling law. Okay? Para ma-operationalize po yung nakalagay na provision sa ating 1987 Constitution. Ang tanong, since 1987, bakit wala pa rin po tayong batas na nagde-define at nagbaban once and for all sa political dynasties? Habang in the meantime, nagtatabaan po yung ating mga political dynasties dyan sa Kongreso. O lalayo pa ba tayo? Example natin, Presidente ng Pilipinas, ang anak congressman, ang pinsan, House Speaker. Ang second cousin niya, DFA, secretary. Lalayo pa ba tayo? Marami yan, no? Dami example. Duterte, dating presidente, anak vice president. Tingnan nyo kung ilang taon sila sa Davao, more than 20 years. We can cite so many examples, really. Ang tanong, bakit nga po ganun yung nangyari? Now, meron pong isang grupo ng mga alumni ng University of the Philippines College of Law na nag-file po ng petition sa Supreme Court, basically asking the Supreme Court to compel Congress to once and for all define and prohibit political dynasties. Yung po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Ayoko nang patagalin. Ang ating pong guest ngayong gabi ay isa po sa mga petitioners. I'd like to welcome to our program former president of the Philippine Bar Association, si Attorney Rico Domingo. Magandang gabi, Attorney, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian, and good evening also to the listeners and viewers as well. Sir, paki-explain nga po, no? How exactly do you think, based on your petition, can the Supreme Court compel Congress to pass this anti-political dynasty law? Yes, it can. As a matter of fact, it can compel because the Section 26, Article 2, is mandatory, no? Nakalagay dito sa Section 26, Article 2 ng ating 1987 Constitution, the state shall, ibig sabihin imperative, mandatory, guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. The Constitution itself in this particular section outlaws political dynasties. Prohibit political dynasties. Ang kailangan lamang ay definition kung ano ang political dynasties. Okay. So, walang choice ang Kongreso kundi magpasa ng batas laban sa political dynasties. Ang tanong po, hanggang kailan sila pwedeng mag pabanjing-banjing? Kasi more than 30 years na po, ano? Wala pong lumulusot na anti-political dynasty law sa Kongreso. Well, to borrow your language, very colorful, pabanjing-banjing sila ng 37 years since the enactment of the 1987 Constitution. At dapat niyan, right there and there, if they're doing their job and the duty, that they're following the mandate of the Constitution, dapat niyan,
as early as after the enactment of the Constitution, gumawa na sila ng batas. Di ba? Dapat i-define ng political dynasties. Up to now, after 37 years, they have not done so. That's why we have this petition. Paki-explain nga po yung mandamus petition nyo, no? Ano ba yung nature niyan kung saan pwedeng i-compel ng hukuman ng isang ahensya ng gobyerno o sangay? Pwede bang gamitin po yan sa Kongreso to do pwede its job? Yun. Pwede po yun because they're supposed to be doing their job. Imperative. Mandatory job. If they're not, if they have neglected performing their job under the Constitution, then they can be subject to a writ of mandamus. Hindi po ba ano yan, pwedeng i-cite ng Kongreso? Teka, co-equal bodies tayo dito. Magkapantay tayo, kayo judiciary, kami legislature. Eh, sino kayo para sabihan kami kung anong dapat namin gawin? Well, kung ganun lang ang reasoning nila, medyo malabnaw yata yon, because the Constitution actually commands and orders them to enact a law along that line. So the Supreme document that should compel them is the Constitution itself, not the Supreme Court. The Supreme Court will simply ask them to abide by the constitutional mandate. E kung hindi po nila gawin? Well, they'll be probably cited for contempt. By the Supreme Court? By the Supreme Court. Okay. So technically, sino po respondents dito sa inyong petition? House Speaker tsaka Senate President? Opo, at tsaka Kongreso itself. Okay. Ano po, can you walk us through the process? So nag-file kayo ng petition and then pagko-commentin po ano, yung respondents and then what else po? What will happen? Then the court will probably call for an oral argument at their discretion and perhaps will have to ask us what will be the issues and what are arguments. And the Supreme Court, the Honorable Supreme Court, will decide accordingly. Hopefully, they will take cognizance and give us our petition due course because of its transcendental issue that we have posed. And therefore, the Supreme Court will issue a judgment along that line. And hopefully, it will be an en banc decision, which is doctrinal in nature. Doctrinal. Pero pwede rin ba, syempre, dun sa realm of possibilities, pwedeng ibalik yan, iba to sa Kongreso. Teka, labas kami dyan. Let Congress make that decision, if and when. Pero kung gagawin natin dun, anong remedy ng mga tao, the sovereign people, who enacted and approved the Constitution, the supreme organ of our country. Nakalagay yan sa state policy natin. Yung Section 26 is one of the 28 or so sections in that particular Article 2. And that is a mandatory command of the Constitution itself. So hindi dapat babaliwalain ng mga branches of the government there. For example, ang Supreme Court has already issued mandatory or writ of execution against the executive branch. Marami po tayong na-encounter na ganyan. Why can't the Supreme Court now issue a writ of mandamus against the legislature, commanding it to enact a law as mandated and as imperatively mandated by the Constitution, to enact a law defining and prohibiting political dynasties? Attorney, may I also know, no? Why did you decide, you and your colleagues decided to file this petition at this time? Ano yung nag-trigger? Or ano to? Talagang frustrated lang kayo over the years. Alam mo, Christian, kaming mga magkakaklase, very solid kami, no? Very close kami. And one of my classmates who is sight impaired, ay nagsabi sa amin, ito pa bang bulag po namin kaklase, ang nagsabi pa sa amin, si Attorney Wilfrido Trinidad. At nakita niya na 37 years na walang nangyayari dito sa Section 26 implementation. Sabi niya, why don't we come up with a petition for a writ of mandamus? Di sabi namin mga makakaklase after our reunion sabi namin, oo nga, malapit na tayo. We are already at the last stage of our legal practice. Hindi ba natin kailangan utang natin sa mga kababayan natin, sa future generations, sa ating mga anak,
nagbigyan sila ng heritage na dapat ay magkaroon ng batas na dapat ay sumususog sa constitutionally mandated and imperatively mandated na dapat ay i-prohibit ang political dynasties. Alam naman po natin kung bakit natin pinoprohibit ang dynasties na talakay na yan. Sinabi mo nga kanina, meron ng study si Professor or Doctor ng De La Salle and of course the Ateneo School of Government. Itong From Fat to Obese, Political Dynasties After the 2019 Midterm Elections. They're all documented. We have empirical data, Christian, that show that the political dynasties are the root evil, the root cause of the bad governance as well as the underdevelopment of the country. And we have not done that to prohibit the political dynasties since 1987. In fact, the records of the commission, the Constitutional Commission, will show that's exactly what is the need for our country. That's why they inserted that Section 26, included that Section 26, Article 2, sa Constitution. Oo nga, no? Konting background din po dito sa mga viewers natin, no? The last time I interviewed one of the members of the 1986 Constitutional Commission, si Attorney Christian Monsod, naitanong ko rin po kasi yan, sir, no? Yeah, ba't kasi hindi nyo pa ginawang self-executory yung provision na yan? Bakit iniwan nyo pa yung decision sa Kongreso para i-define kung ano ba yung political dynasties para ma-iban sila sa ating politika? And sabi niya, well, they underestimated the greed for power of our politicians. And true enough, talagang tumaba po ng tumaba yung mga dynasties, no? Pati nga yung party system natin na hijack and na-bastardize nila. Ang tanong ko po sa inyo, attorney, realistically, paano makakapagpasa ng anti-political dynasty law ang isang kongreso na infested, for lack of a better word, infested by political dynasties? Because if you think about it, that would be an existential threat to them. Paano would be talagang malaking question mark yan. For the past 37 years, hindi pa nila ginagawa yan. But somehow, somebody has to compel them. Because the Constitution is the supreme organ that should be followed. And it says you should prohibit political dynasties. Now, kung hindi nila tinutupad dyan ng Kongreso for whatever reason that you have just stated, na hindi na puro self-serving yan, marami siyang conflict of interest sa mga Kongreso because they're part of the political dynasties themselves, most of them, if not all, then ang tao na ang maghuhusga sa kanila. Because the Constitution is the sovereign people's enactment. Di ba? Ang Constitution, ang sovereign people ang gumawa niyan, hindi ang Kongreso. Sinasabi ng Constitution dapat i-prohibit ang political dynasties, Christian. Maliwanag na imperative at mandatory ang command ng Constitution at hindi dapat yun ay binabaliwala ng Kongreso. Yun nga po eh. Yung context po ng tanong ko, sir, no, I completely understand where you're coming from. Napakalinaw po yan sa Constitution. Pero realistically, no, for instance, although in fairness naman, no, I think baka nga mas may pag-asa pa yung lumusot sa Senado kaysa dito sa mababang kapulungan. Pero that's just my gut feel. Pwedeng mali po ako, no? Kasi for instance, tingnan po natin yung composition ng Senado. May mag-ina, Villar. May magkapatid, Alan and Pia Cayetano. Magkapatid na naman, Jinggoy and JV. Dati nga, nag-abot pa si Jinggoy at saka nanay niya, si Loy Ejercito. Kung nanalo pa si Vice President Binay noong nakaraang eleksyon, I think he placed 13, edi nag-abot pa sila ni Nancy Binay. I mean, for a 24-seat chamber, ang dami magkakamag-anak. So dun pa lang po sa Senado yan, pupunta pa tayo sa House. Yung Speaker mismo, di ba? Belongs to a very fat dynasty. Oh. Tapos yung mga Marcoses, nag-groom pa ng mga susunod sa kanila, for instance, di ba? I mean, realistically po yung tanong ko. I mean, aside from the legal, we know that's, ano, that's a very clear issue. Pero realistically, they think Congress would it be in their interest to pass a law that would go against the interests of the political dynasties? They would. Because they're answerable to their constituents. Remember, there are representatives of the people of their respective territories that they are supposed to be a congressman of, a governor of, the barangay of,
the town of, or the city of. So they are answerable to the people themselves. That's why dapat Christian, dapat we should heighten the awareness of the Filipino people, the electorates, na ito ay evil na nandito sa atin for 37 years or even before that. That's why the Constitutional Commission put that Section 26, Article 2. Dapat ng mga tao mamulat na. At sila ay mismo magsabi, Congressman, matagal na po kayo dyan. Mayor, matagal na po kayo dyan. Wala po ba namang marunong at qualified na mga ibang kandidato so that we can change leadership and hopefully have a better leadership in the future. And not people belonging to political dynasties who are monopolizing political power and influence in their respective districts and territories. That's exactly, we need to also tell the people, kailangan na magkaroon ng spark plug dito for the people to be able to realize that they're being shortchanged by the representative and districts. Because it is in the interest of these political dynasties to keep the people poor, right, Christian? So that during the election time, these poor people, their constituents would come to them and would ask money and resources from them. And they want that to be perpetuated. That condition should be perpetuated. That's why we have these political dynasties. There's no competition whatsoever. Ang dami tayong magagaling na mga kandidato, talo, because wala silang pera, wala silang influence, at wala silang network. That's exactly why Section 26, Article 2 was promulgated by the Commission in 1987. Ganda ng paliwanag niya, Attorney Rico Domingo. No? Yan po yung talagang root cause natin. No? Nakadikit po sa political dynasties sa mga viewers po natin, yung issue ng political patronage o yung tinatawag na clientelism. No? Nararamdaman po natin yan across levels of government. No? Para bang yung Pilipino nakatanghod sa mga politiko for resources na galing din naman sa kanila. No? That's another issue. Ito po sir, no? Meron kayong katukayo. Ay, hindi pala katukayo, sorry. Kumpanyero. Pinapatanong po. No? He was eagerly awaiting your appearance ito po sa ating programa. Si Attorney Michael Henry Yusinko. Ano rin po siya. No? Senior fellow dyan sa Ateneo Policy Center. Interesting din yung tanong niya. No? Sabi niya, what if dumaan na lang yung pag-enact ng isang batas against political dynasties dito sa People's Initiative? Baka mas realistic daw yun kesa idaan sa pandamos. Pwede yun. That's an alternative. But again, that would be, in reality, in practical terms, Christian, eh, pwede yung People's Initiative naman, eh, ginagalaw din ng mga political dynasties yun eh. So they will craft the design of the system such that will favor them. So saan natin makikita yun? Talo rin tayo. That kaya dapat ang Honorable Supreme Court will now step up and issue the writ of mandamus para makita ng tao merong nangyayari dito sa ating bansa na puksuin natin ang political dynasties that is mandated by the Constitution imperatively to be enacted, that law. Dapat pressurein natin ang Kongreso magbatas. Kung pakita natin kung ano sino magboboto sa political dynasties law proposed bill at anong nature ng definition ng political dynasty, pakita natin sa mga tao sino ang mga nagre-reject ng proposal na yun. Makikita natin those who are part of the political dynasties who would like to perpetuate themselves in power and influence. Sila yon, makikita ng tao yon. Sa next electoral contests, makikita ng mga tao, itong mga political dynasties, itong ating tinutukoy dito, itong pinoprohibit ng saligang batas natin. Mm-hmm. Kaso nga po, no, yung mga ganyan dynasties, hindi naman sila nahihiya dyan. Eh. Nagmamalaki pa nga, di ba? Pinaparada ba? Ang susunod na mayor sa ating lungsod, ang aking anak. Di ba? alam Christian, natin yan. Eh. Christian, pinaperpetuate yun ang feudal system na ating umiiral dati. Feudalistic na sistema natin. It's only a modern day feudalism. Kaya dapat puksuin na natin yan. We are a democratic polity. Dapat puksuin na natin yung political dynasties to avoid the feudal system that we are experiencing right now. At hindi lang yon.
nakatuon din yan sa corruption, bad governance. Why? Because kung ikaw ay kongreso, nasa kongreso, syempre meron kang mga allowances, mga PDAF na yan. At kukunin mo yung perang yan para ma-elect ka ulit sa iyong term, sa iyong respective territories. So that will only foment corruption of the electoral system as well. Not to mention the corruption of actual the actual budget disposition ng mga congressmen at sa mga local government. Kaya ngayon, sabi natin, bakit, for example, ang local government unit elections are very violent? Why? Because the political dynasties would like to perpetuate themselves in power at makipagpapatayan sila para they can maintain their monopoly of the electoral process as well as their leadership. Okay. Sir, ito, mapasagot ko po sa inyo yung mga rationalizations. Hindi siya justification eh. Rationalization na madalas ko po madinig sa mga members ng political dynasties na ako mismo nakakausap ko po, no? For example, yung Arab dynasty, no? Isa po yan sa mga longest running and the biggest political dynasties in the Philippines. Nagsimula sa San Juan. Tapos, he tried to expand sa Manila. Pero, syempre, eventually, natalo rin siya. Mukha kasing medyo manipis na eh, no? Yeah. That was the story of the Arab of the Estradas in Manila. Pag nakakausap po si Arab, ang lagi niyang sinasabi, eh, teka, binoboto kami ng mga tao eh. Hindi naman kami monarchy eh. Hindi naman daw pinapamana technically. Binoboto raw sila ng tao. And this argument is not just being used by the likes of Joseph Estrada. Si Jingo Estrada, pag tinanong nyo, ganun din naman ang argument niya. And many other political clans and dynasties. Ano ba yung tamang sagot doon? No? Ano ba yung mali ron? Kasi parang ginagamit din yung demokrasya to justify the perpetuation to power by members of these political clans. Ano pong sagot nyo doon? Ang sagot po natin dyan, eh, tinang naman natin, with all due respect to Senator Estrada, he's the most man of conviction. Ito mo naman ang ginawa niya, na conviction ng Sandigan Bayan. So in other words, na itatago sa mga electorate, mga mamboboto, ang kanilang layunin because the electorates themselves are not very well informed of exactly what kind of people they are. Because they have already the machinery, they have the media, which they are actually the environmental media, and they have the influence and the network. Walang tao, hindi mananalong kalaban nila kung talaga may political dynasties na yan. Hindi mananalo sila kahit kailan. So anong gusto natin? We're gonna wait for another 37 years for the Supreme Court to compel Congress to pass a political dynasty prohibition? Baka hindi naman yata natin gusto yan. Okay. Isa pang madalas ko madinig, sir. Eh, huwag niyo lalahatin kasi meron namang good dynasties at saka merong bad dynasties. Marami naman daw. In fairness din naman, no? May mga lugar sa Pilipinas na ang namumuno ay political dynasties. Ang madalas sa parusot po nila dyan, kunwari lang ha, hindi naman kayo siyempre dynasty. Example lang, Domingo, brand of public service. Nakikita ko yun sa mga probinsya, no? Mula noon hanggang ngayon, di ba? Yung ganyan, do you subscribe? Do you buy that argument? Hindi, meron naman mga good dynasties and they also bring change and development in areas in the Philippines. Well, that can be probably true with respect to some more enlightened and more altruistic political dynasties. But again, why did the commission enact that Section 26? That means that there are empirical data that will support that political dynasties are not good for the governance of our country. Di ba? So, kahit ano sabihin nila, that they're more qualified and therefore they're enlightened political dynasties at binoboto kami ng tao. Paano sila binoboto ng tao? Because what? Sino bang, let's say, dalawang kalaban nila, isa'y napakagaling at isa naman ay convicted sa isang krimen. Sinong iboboto ng tao? Siyempre, kung mulat ang mata ng mga tao, ng electorates, iboboto nila yung malinis, na walang conviction. Right? So yun ang gaboboto nila because that would be a promise that the leadership of that particular person that they will vote on will be a good one as compared to the one who had been convicted. Okay. Tsaka ang problema po dyan, di ba? Yung mga dynasties,
eh kontrolado nila yung rules of the game, pati electoral system, di ba? Magkadikit yan kasi. Kunwari, the high cost of campaign o yung election spending, eh miski magaling ka pag wala kang pera, di ba po? Hindi ka naman napaka-slim ng chance ng kandidatong ganun to actually win an election kung ang kalaban is political dynasties. Tama po ba? So, mechanism, a machine ng mga political dynasties is something very inviable. Hindi natin matututukan na mapapantayan yan. Kung an ordinary Juan de la Cruz na napakagaling ay lalaban sa political dynasties, eh wala siyang kalaban-laban. No? Kaya dapat eh magkaroon ng pagbabago sa electoral system natin. And that will be, part of this would be to reform the electoral system by abolishing, prohibiting the political dynasties, which is required by the Constitution nonetheless, na hindi pa natin ginagamit since 37 years ago. Ito pala sir, paano kung idaan naman ito ng ating mga magagaling na congressmen o members ng Senate sa isang charter change o kaya constituent assembly? O game, sige, gusto nyo i-define namin yung political dynasties saka mag-pass kami ng anti-political dynasty law, eh isabay na natin sa political chacha, hindi lang economic chacha, which we all know can open a Pandora's box, no? Paano kung ganun po yung mangyari? Yan ang pwedeng gawin nilang gambit, no, Christian? Pwede nilang sabihin kasama na ng People's Initiative or Amendment ng Constitution. But I think makikita naman ng tao ang kanilang ginagawa. So probably the people who would be enacting or be faced with the referendum will reject that kind of initiative. Sa papala sir, no, before I forget, one of the arguments I usually hear from members of political clans, sinasabi nila, eh, undemocratic yan eh, pag binan yung political dynasty. Kunwari, eh, very qualified naman yung anak, yung pamangkin, o yung pinsan, eh, bakit yung pipigilang magserbisyo sa tao? Kunwari, edukado naman, o mataas yung pinag-aralan, very qualified, ano po ba ang sagot doon? Eh, tinan natin ang kalaban nila. Ang ginagawa nila eh, they're stifling competition eh. Diba? Political dynasties, feeling etchafera nila yung kalaban nila eh. Tingnan natin mabuti, then the people will elect freely and choose themselves. That's why the Section 26 state policy says to guarantee the people's ability to choose their own candidates. Yan ang pinapangalagaan ng Section 26 because kung ang political dynasties na nandiyan, hindi na free ang choice nila. Di ba? Hindi na free, hindi na malawak ang kanilang. They are constricting the pool of candidates who are qualified. Kung kinonstrict mo ang pool of candidates, so number of candidates na lalaban sa political dynasties, eh walang kalaban talaga yung ibang pang. I think we can even ask, I'm sure if there is a survey, maraming mga magagaling na Filipino, in fact, maraming nag-text sa akin na Christian, sabi nila, tama po ang ginagawa nyo kasi dito sa aming probinsya, wala nang nangyayari. Eh, puro mga abogado yon, puro mga professionals yon. Hindi kami nang manalo, sabi nila, hindi po kami mananalo dyan kasi malaki yun ang makinaryo ng political dynasties. Di sabi ko, di, gumawa kayo ng manifesto para maisupport ang aming ginagawa. Magtulong-tulungan tayo. Let the people be more aware of what's happening. And we have been sleeping for 37 years, Christian. Na hindi natin sinusuko itong political dynasties. And I think this should be a spark plug for the nation to have and to rally around this petition para tayo ay magkasama-sama pag nakita ng Supreme Court na tayo magkakasama at kailangan natin ng batas along that line, then perhaps makikinig ang Supreme Court because that is their duty to also implement the Constitution, particularly in this particular respect, the Section 26, Article 2. Okay. Bilang panghuli, attorney, tanongin ko na rin po kayo, no? Kung kayo yung magka-craft ng batas na ito, ano ba dapat yung degree of affinity and consanguinity na maganda na makover ng isang anti-political dynasty ban? Sinasabi na ba second degree, iba up to third degree? Sa inyo po ba? Anong tingin nyo? Sa akin, hindi ko pa masyadong na masusi kung na-analyze yan eh. Kasi that actually, Christian, that is on the discretion of the Congress, no? We don't want to tell the Supreme Court, to tell the Congress to define or what they want to do because that's discretionary sa Congress. What is imperative and mandatory would be the passage
of the anti-political dynasty bill or law. Pero kung ako ang isipin mo, kung ako ang tatanungin mo, as wider as possible that we can have so that we can really remove the vestiges of the political dynasties, Christian. Makikita naman natin dyan eh. Pati na asawa, kahit nakabit ng mga congressman, eh, nagiging kasama sa political dynasties, right? Kahit na kung saan, kung ang layo-layo na ang kanilang agwat sa political dynasty, pumapasok pa rin doon because meron silang agwatan or may connection sa political dynasty. Dapat ay ating ma-anticipate yun kasi magagaling ang mga ating mga mababatas na paikutan ang the value and the intent of the constitutional provision against political dynasties. Kaya dapat tayo ay bihilante. We should be vigilant. If they propose a bill at we don't like it because that would only circumvent the prohibition against the political dynasties under Section 26, which is mandatorily mandated by the Constitution, tayong mga tao ang dapat lumalabas sa sinasabi, oh, inilolo niyo naman kami, wag naman ganyan. Kasi that is actually in contravention of the essence and the objective of the constitutional provision on that. So hindi natin papayagan yan. Kaya nga tayo meron tayong Christian. Ako'y natutuwa sa iyo, napakabata mo pa at marami ka nang nararating sa ating journalism at ating pagpapalawak ng kaalaman ng mga tao. Sana ituloy natin yan at sana mas maraming tao ang kagaya mo, Christian. I'm not saying this because I want you to applaud you personally, but I think we need to have a snowballing support for that kind of initiative. Implementahin natin ang ating mga kababayan. Kailangan natin to, Christian, para ito sa mga bata, sa mga anak natin, sa future generations, para maputol na ang vestiges ng political dynasty sa ating electoral system at ating gobyerno at ating bansa. Salamat, sir. Nakakatabuanan po sa yung sinabi niyo. Pero talagang yung political dynasties po kasi, isa po ito sa mga matagal ko na pong tinututukan ng issues dahil talaga naman napakagarapal ng mga political dynasties at kadikit po dyan yung tinatawag na clientelism o yung political patronage. Meron pa nga yan, yung rent seeking, di ba? Tsaka yung mga regulatory capture. Yan po yung mga madalas nating pinapaliwanag. Nga pala sir, kanina natawa ako nung binanggit niyo pati yung kabit, no? Kasi totoo pong nangyayari yan eh. Nga pala legally, paano ba ikakategorize yan? Di ba sa batas kailangan ng categorization or differentiation, di ba? Kasi napaka-creative ng ating mga politiko eh, no? Basically creative for all the wrong reasons. Eh baka sabihin nila, paano naging dynasty eh? Kabit ko nga yan. Hindi nga minsan nakaaminin, di ba? Wala kaming relations whatsoever. So I can't imagine for now what kind of law would be able to cover that. Palagay ko kailangan ng creative mind ng mga professionals who are in this kind of business, no. Kailangan makita natin kasi kung kabit lang 'yon, legally hindi pwede. Pero kung let's say ang kanyang influence sa kabit niya ay malawak din, siguro titingnan natin ang background ng kabit. Kung ang kabit ay talagang naka-angkla sa political dynasty, siguro sasabihin natin pati yung kabit dapat hindi kasali. So it has to be more creative and more forward looking, Christian. Hindi maaari tayong liitan natin ating mga paningin natin eh. We'll anticipate what the political dynasties have been doing since 37 years ago. Dapat anticipate natin yun at i-flag natin ng loopholes para hindi na sila makalusot. Nakakalusot sila ng 37 years eh, Christian, even before that. So gusto nilang i-perpetuate itong system na ito para sa kanilang kapakanan at sa interest nila at hindi interest ng ating mga kababayan. Okay. Well, maraming salamat, Attorney Rico Domingo. No? At least you filed a very important petition sa Supreme Court. At kung dun sa mga, dito sa mga viewers natin, no? Sana nasundan nyo po yung binabanggit ni Attorney. Importante dyan yung vigilance ng public. Kasi minsan may pag-asa pa rin, no? Kahit napakagarapal ng ating mga legislators, no? Basta meron tamang push from the people, di ba? Just like during the pork barrel issue, di ba? Eh, miski administration ng time na yun, gusto naman yung pork barrel eh. Pero eventually, di ba, they were forced to give it up. Although, nandun pa rin naman yung pork barrel ngayon.
Pero tayo natutulog tayo, no, Christian, I'm sorry to say, no, medyo natutulog tayo ng 37 years eh, hindi natin binubulaga ang mga liderato natin. Eh dapat eh, maano na tayo, maging forceful na tayo sa ating adikain, no. Sabihin natin, ang hirap sa ating mga Pilipino, and with due respect to our countrymen, eh, apathetic sila eh. Hindi sila naninindigan eh. Manindigan tayo. Siguraduhin natin na ang gusto natin mangyari sa ating mga mambabatas, ito, huwag tayong patumpik-tumpik pa. Dapat sabihin natin sa kanila, magpas kayo ng anti-dynasty bill and law. Gusto namin yan. Kami yung bumaboto sa inyo, gusto namin yan. Pag narinig nila yan, matatakot din yan eh. Tama. Diba? Okay. Manindigan tayo. Huwag tayong papayag na gagawin nilang dapat nilang gawin. Dapat ang tao mismo, ang people power, eh dapat umiiral na naman ngayon. Okay? Okay. Sige, sir. Maraming salamat, Attorney Rico Domingo. Invite ko pa po kayo ulit to ask for updates about this, no? Sige, salamat pa lang Christian, po ito. At more power to you, Christian. Sa inyo rin po, sir. Maraming salamat po. Okay, thank you. Yan po si Attorney Rico Domingo. Yan, nakausap po natin tungkol dito sa napaka-importanting petisyon na inihain po sa Korte Suprema, no? Kung napapansin niyo po, ito po talaga isa sa mga issues na tinututukan natin. I don't even know where to start in terms of addressing this problem of political dynasties. Pero yung binabanggit ko kanina, no? Talagang madalas ko pumadinig yan sa mga miyembro ng political dynasties na nakakausap ko. Sinasabi, anong magagawa namin? Binoboto kami. Oh. Parang ano yan eh, di ba? Ang argument nila lagi. Kunwari, isang pamilya, merong doktor yung tatay. Eh, di ba gusto rin niya yung anak niya maging doktor? O kaya kaabogado yung nanay at saka yung tatay, eh gusto mo yung anak nila maging doktor din. Eh, ang claim nila kasi, yung joining politics and seeking an elective post is similar to that or akin to a profession or career. Yun ang argument nila dyan. Okay? Ang problema, hindi siya technically pareho eh. No? At saka pag inisip nyo kasi, ito, simplihan natin. Although again, ha, minsan nahihirapan po talaga akong ipaintindi ito sa mas nakararaming Pilipino because you also understand the realities on the ground, no? Tayo siguro, who can afford to talk about these things, we can discuss the evils of fat dynasties and programs like this. Pero dun sa maraming Pilipino na mas marami silang iniisip, for instance, ano ba yung kakainin bukas? Ano ba yung saan makukuha ng baon para sa aking anak? Para makapasok man lang bukas, yung issues ng political dynasties, actually, that's the least of their concerns. Sa totoo lang. Kasi hindi gut issue sa kanila yun eh. Di ba? But kung po problemahin yung mga dynasty na yan, and sa akin lang, basta pwede makatulong, yung nakaupong politiko, okay na po ako doon. And we cannot really blame our countrymen na ganun po mag-isip. Kasi yun po yung reality eh. Ang dapat po nating sisihin ay yung mga miyembro ng political dynasties who are exploiting our countrymen in such situations. Yun po yung masakit dyan. Kasi they're supposed to know better, yung mga politiko na yan. Ang ginagawa nila, hindi, dapat ganyan ang mentality nyo. Kasi pag natuto kayo, namulat kayo, itatanggalin nyo kami sa pwesto. Diba? Pero isipin nyo, isang pamilya, nakapag-graduate, mas namulat yung mata niya, nakita niya, dapat pala, ganito talaga ang sistema natin. Napakabulok pala ng sistema ng ating eleksyon tsaka politika. Isipin nyo kung nag-multiply yung ganong ano, ganong pag-iisip across families, across the Philippines, eh mabibilang na po talaga yung araw ng mga political dynasties. In the meantime, until that day comes, eh talagang marami po sa ating mga kapwang Pilipino, eh hawak po sa liig, unfortunately, ng mga political dynasties. Ang ginagawa nila, bibigyan namin kayo ng konting tulong, konting development. Siyempre, kasi ngayon, social media na, no? Lalabas kung sino yung bugok na politiko, no? Example, napansin nyo ba yung during the pandemic lockdowns, diba? Napilitang mag-step up yung ilang mga local officials eh. Kasi lumalabas sa social media kung sino yung mga tatanga-tanga tsaka papapatay-patay na local governments eh. So nagkaroon sila ng healthy competition, dynasty man o hindi. But even then, pag tinignan po natin yung ugat ng political dynasties, unfortunately, in many parts of the country, pag tinanong nyo yung mga kababayan natin, hindi issue sa kanila yung political dynasty. Ang issue dyan, eh nakakapag-deliver ba ng ayuda yung nakaupong mayor, for instance, o governor. At minsan, pumapasok dyan yung political branding, eh, no? Nadinig ko yan dati. Example, nandun ako sa ano. I did a special report about the Duterte
dynasty dito sa 2022 elections. Nakausap ko yung ilang mga kababayan natin dyan sa Davao City. Tinanong ko lang, for instance, yung mga man on the street interviews, tinanong ko sa kanila, yun ang nakausap ko, sabi ko, sino po ba iboboto nyo for mayor? Iboboto po namin si Sarah. Sabi ko, hindi naman po si Sarah yung tatakbo po sa pagka-mayor sa darating na election. Vice President po yung tatakbohan niya. Hindi ba sa amin, ba sa Duterte? Ibig sabihin, yung brand na yon, yun talaga yung tinitingnan nila eh. Parang brand siguro ng toothpaste, no? O, pabili nga po ng Colgate dyan. Anong Colgate gusto mo? Yung Pepsodent, di ba? I mean, na-imagine nyo, no? Yung political branding has been very, very effective for most of these political dynasties, no? Kaya, yun na yung byword eh. For instance, yung sa situation na binabanggit ko. Tapos ang problema, for instance, yung mga argument na ganyan na sinasabi nila, binaboto kami ng tao eh, napaka-undemocratic naman pag pinigilan nyo kami na tumakbo, gusto lang naman namin ay magserbisyo sa ating mga kababayan. Asus! Nagbobulahan pa ba tayo dito? Siyempre, gusto nyo maupo sa pwesto dahil gusto nyo yung kapangyarihan. Diba? Kapangyarihan ang gusto nyo dyan eh. Hindi naman siguro kayo nagising isang umaga talaga nag-uumapaw, no? Sasabog yung puso nyo dahil punong-puno ng pagmamahal para sa ating mga kababayan. I really want to help my countrymen. So talagang gustong-gusto ko silang tulungan. So ang gagawin ko, tatakbo ako for mayor. Wala naman sigurong ganun, no? Mag-isip, no? Siguro that's more of an exception than the rule. Ito po yung problema. Pag ang isang political dynasty o isang lugar hawak na isang political dynasty for so many years, talagang restrictive, no? Talagang iboboto sila ng tao kasi yung choices very limited eh. Diba? Napansin nyo ba? For instance, marami sa mga posisyon during the 2022 elections, walang kalaban yung mga kandidato, yung mga political dynasties. Kasi, paano man lalabanan yun? Wala ka namang pera. Pambili ng, for instance, campaign paraphernalia. Wala kang pangpondo, for instance, sa mga meeting de abanse. Yung mga barangay captains, bayad ng tumatakbo at saka nakaupo o kaya nakaupong mayor, paano mo naman lalabanan yon? Tapos, pag nakampanya ka house to house, nag-expect yung mga lalapitan mo, magkano po bang ibibigay nyo? Paano ka lalaban sa ganun sistema? Sabihin mo, okay na ba yung 3 million? Good luck. Ipunin mo na lang yan, palaguin mo. Diba? Sayang lang yan. Kaya nananalo yung mga political dynasties, kaya sila ine-elect in a democratic process, which we call elections, kontrolado nila yung game eh. Di ba? Alam nyo, mahirap manalo rito sa ating eleksyon kung wala kang pera. Okay, maniniwala rin sa mga kandidato na sinasabi, wala nga akong pera eh, pero talagang pinapatakbo tayo ng mga kababayan natin eh. Gusto lang natin talaga maglingkod. Huwag na po tayo magbulahan, no? Sakit po sa tenga ng ganun eh. Baga, nagkakagaguhan tayo eh, no? Harapan eh. Yun po yung sinasabi ko lagi, no? Kontrolado nila yung sistema. Minsan, may mga political dynasties na magpapatakbo ng yung mga token opponents. Tumakbo ka nga dyan para may kalaban ako. Pero alam mo namang siya yung mananalo. But in fairness naman sa ilang mga political dynasties, meron po din po talaga mga political dynasties na nagde-deliver at talaga na i-develop yung kanilang mga lugar. In fairness po, that we have to give to them. Pero syempre, in the long run, sana mas ma-expand po yung opportunities for other people to serve as well. Kasi mahirap pag inisip mo na ikaw lang yung pwede mag-deliver ng ganyang klaseng public service. That in itself is undemocratic. Diba? Napakataas naman ang pagtingin mo sa sarili mo kung ang tingin mo, ikaw lang ang makakapagbigay ng ganyang katinding serbisyo. Ito po, no? Ang suggestion ko sa inyo, maganda po yung petition na yan nila Attorney Rico Domingo. Importante po dyan, a critical component of that is pressure from the public. Pressure galing po sa inyo. Napaka-importante po niyan. Kasi eventually, dito sa ating representative democracy, na alam naman natin na hindi naman tayo nasusunod in most cases, our representatives are actually representing their own political interests. In some cases, or madalas, ginagamit tayo bilang dahilan. Yan po yung gusto ng tao eh. Diba? Panag-align yung interest nila doon sa interest ng constituents nila, doon lang babanggitin yung prinsipyo ng representative democracy. Diba? O kaya ginagamit na excuse yung mga kababayan natin. O tayo. Example lang, no?
Diba yung ano yung 70 congressmen who voted against the franchise application of ABS-CBN? Sa tingin nyo, nagkonsulta ba yan sa kanila mga constituents? At sa tingin nyo ba yung constituents nila, kung kinonsulta man nila, sinabi sa kanila, oh tama po yan, magpakatuta kayo dun kay Duterte tsaka kay Alan Peter Cayetano at i-reject nyo po yung franchise ng ABS-CBN. Hindi naman siguro ganun mag-isip yung mga kababayan natin, di ba? Ngayon, kung nakinig sila doon sa kababayan nila at sinabi ng mga kababayan nila, hindi, bigyan nyo ng bagong franchise yung ABS-CBN, yun po yung tunay na pag yung pakikinig sa kanilang constituents. Pero alam naman natin, political interest and survival nila yung tinitingnan nila eh. O, huwag na tayo magbulahan dyan. Napaka-specific na example ko. And that is very true. Okay? Ngayon, in the meantime, yung mga nakikita natin political dynasties, kasi importante po talaga, critical yung public pressure for our politicians to once and for all define and enact an anti-political dynasty law. Critical po yan. Eventually, pag nag-snowball nga yan, tulad ng binabanggit ni Attorney Rico Domingo, pwede ma-pressure yung ating mga legislators na gawin po yung tama. In the meantime, let's focus on possibly small victories that we can achieve. No? And sa akin lang, ito po yung iiwan kong advice sa inyo. Mag-ingat po kayo doon sa mga kandidato na kabago-bago lalo e nagtatayo na po ng dynasties. Oh, gusto niyo po bang pangalanan natin? Ito, example lang, no? Manny Pacquiao, paborito po nating boxer yan. I'm a big boxing fan. Gustong-gusto ko po si Pacquiao. Magaling po yan na boksingero. The only 8th division champion in the history of boxing so far. And most likely, hindi po yan mapapantayan for so many years. Oh. Diba, nung unang pumasok sa politiko yan, sa politika, tingnan nyo, kamag-anak, pinapatakbo din. Kung mga kabago-bago sa politika, nagtatayo ng dinastiya. Another example, yung mga tulfo. Kabago-bago sa politika, ilan silang tulfo na nakaupo ngayon. Huwag na tayong lumayo. Mga Metro Manila, ilan po yung dynasties na meron dito? Sino po yung dynasty sa Las Piñas, for instance? Dynasty sa San Juan, natanggal kasi yung dynasty ng mga Estrada dahil nanalo yung Zamora, no? It remains to be seen kung masyado pa kasing bata yung mga anak ni Mayor Francis Zamora, no? Para mag-dynasty. Pero yung tatay niya, di ba, congressman din dati, habang siya ay vice mayor. So, nandun din yung tendencies. So, marami yan, no? Kaya nga minsan, pag nakakausap natin yung mga mas maalam sa issue na ito, yung mga political scientists, the likes of Dr. Julio Tehanki, na malawak po yung pag-aaral na ginawa dyan, hindi sapat na anti-political dynasty law lang ang ating ipasa eh. Kailangan natin package of reforms, no? And some of them might be easier to achieve, others might even be more difficult. Oh. Ano ba yung mas mahirap i-achieve dyan, for instance? Siguro yung anti-political dynasty law, medyo mahirap yan. Ano ba yung mas siguro madaling makamit dyan? Baka yung anti-party switching, yung anti-balimbing law, baka mas mabilis. Tingnan natin. Oo. Oo, maraming ano yan eh. Maraming paraan to change the rules of the game. Ako nga, alam nyo, part of me is actually in favor of the proposal to elect senators per region. Imagine nyo ba kung per region ang pagboto ng ating mga senador? Example lang yun, oh. Mapipilitan yung mga dynasties per region na magsama o mag-compete among each other para isa o dalawa lang mag-emerge sa kanila. Yung nga lang, hindi gugustuhin niya ng mga dynasties. Kasi bilangin niyo yung dynasties, for instance, sa Metro Manila. Imagine niyo, kunwari, mag-i-elect ka ng isa o dalawang senador sa Metro Manila. Baka magpatayin yung mga dynasties dyan, di ba? Pero, again, sinasabi nila dyan, if you change the rules of the game, you can change the behavior of our politicians and also the electorate. So, mahabang discussion po yan. Kaya nga minsan, simulan nyo na lang po. Again, to be fair, may mga good dynasties at may mga bad dynasties. Pero in the long run kasi, even the good ones limit the opportunities for other people to serve. Yun po ang point doon. Especially if they, even if they are good dynasties, still control the rules of the game. That's a sad part of it. Ayan. Napahabatol yung komentaryo ko, no? Teka lang, palitan nga natin itong ano.
Yan. Pangalan na lang ilagay natin. Sensya na kayo, medyo na-carried away ako dyan kasi matagal na natin tinututukan yung issue ng ano eh, political dynasties. Ayan. Kasi gakapal naman talaga ng pagmumukha ng ilang mga dynasties natin. Eh. Para bang sila lang yung pwedeng ano eh. Parang sila lang yung pwedeng, yung, sila lang yung may karapatan at sila lang yung magaling. Ayan. Grabe. Oh, greetings muna tayo. Ramon Cruz, watching from San Francisco, California. Tapos si Digna King, shout out sa mga New Yorkers. Wow, nanonood po sila ng Facts First dun sa mga naiinis agad pag nade-delay lang ng konti ang pag-start ng Facts First. Watching live from Singapore, from New York. Yung mga nagagalit eh. No? Minsan may nagme-message, ano ba? Late na naman. Pasensya na kayo, minsan technical issues eh. Tsaka pag kibulihan topic natin eh, mukhang napapastop yung ating streaming eh. No? Napapansin ko yan eh. Hindi pa tayo nagkaroon ng hayahay na internet connection pag kibulo yung topic natin. No? Malapit na ako maniwala na talagang powerful ang appointed son of God. Okay? Merong comment si ang ating kaklase, ang napakagaling ng mag-Ingles. At panagsulat po siya ng English, impeccable. Si Eugene Keeler, would it be fair to say then that there is a lack of delikadesa? Sinabi mo. Ano ba yung delikadesa? Kung politiko ka, ano ba yung delikadesa? Nakakain ba yun? Ayan o. Oh. Oliver, you're welcome. Thank you raw sa greetings last March 16. Walang anuman. Ito nga pala, no? Pag-usapan natin ng konti bago tayo magtapos. Yung silver lining. Akala kasi natin, dahil nga ang ating kongreso ay dominado ng mga political dynasties. Tingnan nyo lang yung pangalan, no? Tingnan nyo lang yung pangalan ng ano, ng roster ng ano, yung roster ng ating mga kongresista, yung miyembro ng mababang kapulungan at saka nung ating Senado. Eh, pare-pareho yung apelido, no? For instance, the first time I covered the House of Representatives as a reporter, I think that was in 2006-2007. Yung mga inabuta kong politiko ron, eventually, nalipat ako ng coverage, napunta ako sa iba, Malacanang, Senate. Noong mga time na bumalik ako sa House, sabi ko, interviewin ko nga ito si ganito kasi pamilyar yung apelido eh. Pagtingin ko, yung pala, iba na yung nakaupo, tatay na o kaya anak na. Sabi ko, ganun ba? Kaya minsan pa nakausap ko, na-cover ko po yung tatay niyo. Okay, sir, na-cover ko po yung anak niyo ng time na yun. Nagpapalit-palit lang. O tingnan niyo lang dyan sa ano, sa Metro Manila at sa many parts of the Philippines, 'di ba? Pag yung mayor nakatatlong termino na 9 years, papatakbuin si Mrs. Siya naman yung magba-vice tapos si Mrs. yung magme-mayor. O minsan yung anak, 'di ba? Lalayo pa ba tayo? Tingnan yung ginawa ni Duterte sa Davao City. Oh, hindi na umalis sa pwesto 'yun ah. 'Di ba? Oh, Duterte tapos Sara, 'di ba? Nag-vice pa si Digong. O ngayon sino mayor? Si Baste. Talaga papakawalan yung posisyon. Kasi posisyon yan eh. Oh. Okay. Shoutout kay Edgar Ines. Ayan, maraming salamat sa'yo. Ayan, si Donski Graho, maraming salamat sa'yo. Sino pa ba? Anthony Clarin, maraming salamat sa'yo. Watching from Dubai. Napakaraming dynasties dyan. Oo. Minsan nga, hindi ba kayo na ano, napapaisip? Di ba madalas magbiyahe ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? So madalas kasama, di ba, yung Speaker of the House na pinsan niya. Kasama yung kanyang anak na mukhang ginugroom for a higher post. Kaso hindi pa pwede tumakbo sa pagkasenador dahil medyo bata pa. No? Hindi pa niya mamimit yung 35 years old na age requirement. Pero alam mo, binibuild up eh. Di ba? Talagang nilalagay yan sa national and international stage. Oh. Di ba kayo napapaisip? Ano kayo iniisip ng mga namimit nilang mga foreign leaders sa kanilang foreign trip? Di ba? Kunwari, papakilala. Mr. President, di ba? Kunwari, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By the way, this is my this is our House Speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Siyempre, dire-research naman yung mga kausap nila. Pinsan. And this is our congressman, Sandro Marcos. Uy, anak! Oh, tapos, di ba, minsan, kunwari, kasama yung anak ng speaker na kongresista rin, si Yeda Marie. Di ba napapaisip yung mga nakakausap na ng mga politiko?
ano to, family trip? Ilang naman. Siguro naman pwede i-comment yun, no? Totoo naman yung sinasabi ko. Okay? Sige. Maraming salamat sa inyo. Oo. Sige, si Feli. Shout out from Penang, Malaysia. Ayan. Sabi ni G, salamat sa mahabang paliwanag. Ako minsan, ano, dami ko sinasabi, no? Medyo gusto ko kasi yung topic na ito, no? Kasi nga, pabor na ako rin sa ano eh. Actually, ang sinasabi ng iba, ang dynasty kunwari sa isang lugar, parepa yung, kunwari, mayor, governor, congressional seat, hawak ng mga magkakapamilya, no? Okay na nga, for instance, isang kandidato na kamag-anak mo for a national position, okay na yon. Tapos yung isa siguro tumatakbo for a local position. Ako, agree na ako rin eh. Di ba? Para lang makapagsimula somewhere. Ayan. Kaso ganun eh. Ang suggestion ko na lang, kung sakaling kayo maupo sa isang elective position in the future, eh sana yung mga pinag-uusapan natin dito na mali, huwag niyong gagawin. No? Maging gumawa kayo ng tama. Kanina, ano, tama yan to. Sabi ni Callagher, what about the role of media? Tama yan, totoo yan. Malaki pa yung role ng media to generate public support. Let's say for political and electoral reforms. Eh, sana rin talaga tutukan din, no? Eh, kasi hindi naman ganun katinding pagkakatutok din ng ibang mga kasama natin sa media for issues like this. Kumbaga, pinag-uusapan lang political dynasties usually pag malapit pag-eleksyon, eh, no? By that time, too late na, eh. Ano pang magagawa nun? Pag pinag-usapan mo yung pag-reforma sa ating sistema ng politika at saka eleksyon, eh, kung pag-uusapan mo lang siya pag malapit na sa eleksyon. At ito pa po, ano? Pasensya na, haba ng aking komentaryo. Alam niyo po ba, yung tinatawag na political patronage na yan, eramdam din po yan sa media. Meron din po kasi tayong mga kapatid sa media na pag nag-cover ng politiko, ang tingin na sa politiko Diyos. Humihingi na rin ng mga sangkatutak na pabor, ilang pagkakataon, pera, di ba? Tapos talagang halos ipaangkin na rin yung kanilang kaluluwa pag nabigyan sila ng pabor. Ibig sabihin, yung political patronage does not skip in terms of influence members of the media. Nandun din yan eh. Diba? Kaya, ganun eh. Hindi ko maintindihan yung ibang comment. Tama, may isang nag-comment dito. Tama yung sinabi mo. Totoo yan. Yung reporter na yan. Ganyan talaga yan. Totoo yan. Ayoko nang banggitin. Dadami pa kaaway ko eh. Okay. Sige. Maraming salamat po sa inyong lahat. Meron po tayong special guest. Magkakaroon po tayo ng special live episode again this coming Saturday dahil special po yung coverage natin. No? Tapos, so ako na i-announce pag natuloy. Meron po ako napaka-importanting interview tomorrow afternoon, and papalabas po natin yon later this week. Okay? In the meantime, maraming salamat po sa inyong lahat, and kita-kita po tayo bukas for another live episode of our Facts First podcast. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyong lahat.